Go. Okay na na. Tinta kung talaga kayo. Good. Sakto-sakto. Kung half-centric pala. Distinct sa mags kung sakto man. Mag yes. Dapat maging sakto na yun. Pero... Kani-kani-kani. Oo. Bumper ang fender flare. Commercial. Ano, masig magkwanta na ma... Ito, ganun, kwet. Copyright! Copyright! Happy na, birthday pa! Dad? Happy na, birthday pa! Birthday pa!
ni ano ni Lazada. Hirap po sana. Si Dodong yung mag-testing. Ha? Ito yung mag-testing. Wow! Isa-isayin mo sa Dong. Mahirap dito pag may ano. May... Tara. Saka iba yung model. Malulungkot tayo nito pag iba yung model. Pwede na kayo balik. Oo. Ayun na. Pwedeng ibalik pero matagalan. Cover pa siya ng plastic. Okay. Pwede pa rin makuha o. Plastic. Yung cover. Okay pala. Kala ko may gasgas. May plastic pa pala ito. Saan? Kala ko nga gasgas ka rin. Oo nga. Oo, maganda. Ayos. Longpot na sana kami. May gasgas. Akala namin may gasgas. Yun pala, may plastic pa o. Maganda yung laman. Okay na. Mamaya na ito. Oh, ba't may kanin yung video mo? May kanin? May kanin. Ano yan? Good po. Listing ka ba sa tubang, ma'am? Di ba ang sa front is ano? Sige, two pieces. Two pieces. Ano to? Hindi kaya... Ah, wala naman. May nakabutang ka left or right? Yeah. Diyan niya? Di ba doon? Maganda dong, no? Kunin natin yung plastic para makita yung... Wow! Wow! Nice. Walang gas-gas! Oh, bata mo to, ma'am! Oh! Magaling, magaling! Ayos na siya. Ayos na! Okay na! Thank you, Lazada! Opo na! Di na tayo, M3! Ito yung maganda sa sticker namin kasi hindi nasisira yung pintura. Tinanggal namin yung entry. Tapos na yung kontrata niya. Tapos yung kontrata niya kasi maglalagay tayo ng fender flare dito sa video. Matatabunan siya so magkatag tayo ulit ng bagong entry. Ano? Ang gas
sa kabila, yung triangle lang. So, binila natin sa Lazada ng offset. Kasi yung gulong natin medyo nasa loob siya. Ayoko kasi magpalit ng ano. Ayoko kasi munang magkabit ng ano, mang bagong wheels, lumag wheels. So, yung stock yung gagamitin natin ito. So, sinukat ko yung offset. Dapat sa pagbili ng offset, eto yung kunin natin is yung may hub centric dito sa gitna. So bali yung ano mo, yung mag wheels mo na original, eto papasok yan dito kasi mahirap kasi pag bolt lang minsan yan yung cause ng tumatalsik yung ano, yung gulong. So kailangan merong hub centric. At saka dito sa kabilang side, ito naman yung ano, papasok dito sa hub ng front wheel natin. So before ko siya nilagay, yung hub centric natin, ayan, nilinis ko na lahat. Nakita ko kasi yung mga nag-upgrade na mag wheels lang yung ano, yung offset lang yung nilalagay pala. At saka hindi nila nililinis yung ano, yung coil spring, shock, mga suspension niya. At saka yung mga wishbone at saka yung mga stabilizer, yan malinis. So nilinis ko na kanina kasi chance ko na yan malinis kasi wala siyang gulong. So para malinis din yung trabaho natin. Yan. So, trusted ko na ito yung Mr. Offset kasi yan yung kinabit ko doon sa kabilang sasakyan ko. So, almost 3 years na nagamit ko sa Wrangler natin. Ayan. Eto, naka-offset siya. Ni minsan, hindi na gano'n yan. Hindi nagloko yung Mr. Offset natin. Eto yung stock. Tingnan nyo naman. Nasa loob yung gulong. So, maglalagay ako ng fender flare dito sa labas. So, medyo lalapat yung body ng Strada natin. At yung gulong, mas lalong lulubog. So, maglalagay tayo ng offset para medyo lalabas sa konti. Dapat yung bilhin nyo, hub centric, ah, yung pang Strada talaga. Marami kasing mga offset na 6 holes din. Pero hindi design para sa sasakyan niya. So, kung order kayo, yung tamang design at tamang sukat para sa ano niyo, sa sasakyan niya. So, ito. Ito, torque ko na lang ito mamaya. At saka ikabit yung gulong. Pero before natin ikabit yung gulong, lilinisin muna natin. Ayan. Ayoko kasi ng marumi. Chance mo na yung malinis yung inner part ng wheels. Kasi kahit sa kasa, yung bagong labas, hindi nila nililinis dito sa loob. So, mag-i-stack yung dumi. So, ayan na. Nakabit na yung 50mm yung offset natin. So, ayan, malinis na oh. Ayan, kulang pa nga sa trapo. Oh, pupunasan pa yan mamaya. So, abangan nyo lang mamaya yung itsura niya.
So ito na, nakabit na natin yung dalawang spacer. Ayan, mga ano lang, budget meal na modification lang tayo ngayon kasi under warranty pa naman yung pickup natin. So medyo lumabas sa konti, pero tamang-tama lang yan kasi magkakabit tayo ng bushwhacker na fender flare. Ayan. Ayan. Straight na straight. So kain muna kami. So ito na yung spacer natin. Yung kailangan mo lang na spacer para sa kung gusto mong ilabas konti yung ano, yung wheels mo. Kailangan mo lang ng half-centric na spacer. May katulad na ganito. Eto. Lapit mo ka. So, yung original na hub sa loob, ganito rin yung itsura. So, yung sabi ng iba, yung purpose na nito, ito yung nagkikiri ng load. Pero para sa atin, parang yung pinaka-main purpose nito is i-align yung hub mo dito sa original na hub, at saka yung gulong mo may align din dito. So, bakit gano'n ka importante yung alignment? Ang alignment kasi, limbawa dito, kinabit mo siya na hindi siya up-centric, spacer lang siya. Meron kasi mga spacer na hindi up-centric, hindi nakapasok yung mismo spacer sa hub doon sa loob. So, yung mangyayari doon, na maikabit mo na ito, at hindi siya naka-align sa mismong hub, so dito pa lang, offset na siya. At saka, pagkatapos nun, pag nalagay mo na yung gulong mo dito, mas lalo siyang hindi mag-align kasi kung hindi ka naka-half-centric, yung pinaka-purpose nito pala, ano, i-align yung gulong at saka i-align din ito dito sa hub niya. Kasi notice namin, kahit sa lift machine ka, mag-turno ka, kung konting offset lang at saka yung gulong malaki, sigurado sa high speed, pwede siyang mag-vibrate. At saka yung vibration, mag-question na tatalsik yung ano, luluwag yung mga stud bolts. Kaya kung bibili kayo ng ano, spacer, dapat half-centric na ganito. So sinukat ko ito kanina, is nasa 8mm. Yung 8mm dito, eh, tapat mo dito tong, ayan. Ayan o. Konting-konti lang yung pumapasok dito sa loob. So ibig sabihin nun, hindi siya nagkikiri ng load ng sasakyan. So ibig sabihin nun, sinecenter niya lang yung gulong mo. Kasi yung gulong natin mabigat. At saka ito, yung purpose nito, balance na rito, na-balance na yung gulong sa max. Ang yung max pala na nakabalance na. So kailangan mo, pag ikinabit mo dito yung gulong mo, dapat align siya para hindi siya magkaroon ng vibration at saka magwabol at saka pwedeng tumalsik. So ayun, yun yung pinaka main purpose nito, i-align yung hub dito sa main hub at saka yung mugs mo dito ma-align din para safe. Ayos na dong? Ayos. So, ito na ngayon yung itsura ng na offset natin yung gulong. Saka naka ano na rin, naka fender flare. Ayan. So, stuck lang siya. Stuck lang siya na wheels. So, ayan na. So, maporma na siya compared dun sa original niya na forma ng ano, stock na forma ng strada natin.